policy for all those who take good care of this. It is also from the heart of all of us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have been deceived in my thoughts and in my words. You are the Lord, and what I have prayed for you, generous God's favor.
understand fully the mystery. The plan has been to decree in Christ to be carried out in the fullness of time, namely to bring all things in the heaven and on the earth into one other Christ and see. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has made known His salvation. The Lord has made known for His salvation. Sing to the Lord a new song, for He has done wondrous deeds. His right hand has won victory for Him, His holy arm. The Lord has made known for His salvation. The Lord has made His salvation known. In the sight of the nations, He has revealed His justice. He has remembered His kindness and His faithfulness toward the house of Israel. The Lord has made known His salvation. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord all your lands. Break in your song. Sing praise. The Lord has made known His salvation. Sing praise to the Lord with the heart. The harp and melodious song, with trumpets and the sound of the horn, sing joyfully before the King, the Lord. The Lord has made known His salvation. Ipinaalala sa akin ang bigat
pinamani ay ang pagpatay sa mga propeta sa pagpipersecute at pagpapatay ng propeta ng Diyos. Well, it's not normal. Hindi lang isang pwede ng mundo ko'y gawa ng propeta ng Diyos. Medyo yun ay kung tawagin natin ni atin. Pero yung main na makita po namin dito ay ang pagpatay. At ito yung patuloy namin na pinapakalatahan sa ginawa natin na patuloy na namis na huwag namin kalimutan na masama ang pumatay. Hindi lang sa mga propeta ng Diyos. Ngunit, the very fact na masama ang pumatay. Kasi baka nakakalimutan natin na yung utos ng Diyos ang huwag pumatay. Ang aliwanag ko na hindi lang ito tumutukoy sa kaparusahan na dulot ng pagpatay. Ngunit ito ay tumutukoy dito na yung palamutan ko na maaaring hindi mo dito palamutan sa dito nito pero palamutan mo dito sa kabila. Buhay. Kaya nga paliwanag na mayroong bagong panagutan tayo magsusulit sa harapan ng buhay na pa. Na ikaw ay nagkasala laban sa Diyos. Ito yung itinigyan namin ng pasukoy ng paalala. Sabi namin one of the four segments of the message of the Fatima ay yung reality of sin na kung isang ay parang nawawala tao na yung kapanahon namin ito. Gawa na mayroon tayo ibang ginagawang dahilan. Pero huwag namin kalimutan ang yung reality ng kasalanan. Na huwag namin isang tabi kapag yun yung kasalanan, kasalanan namin. Hindi mo pwedeng palutupin niya. Katulad mo lang ako kung may sabi na ako natin ay yung pagpatay, bagal, masama mo niya. Sabi mo nga ay hindi mo reason para ikaw ay pumatay. Kasi maliwag ka ng panas. Huwag kang papatay. Di ba parang yan? Masama mo. Masamang tao yun. Yan ay kumakamit ng pinagbabawal ng damo. Yan ay nagbebenta ng pinagbabawal ng damo. Yan ay gumagawa ng kriminalidad. Masama siya, pero ikaw, masama ka ba? Hindi ka masama. At ano yung puto sa Diyos? Huwag kang mamagal. Diba paano naman yung ma-iaalis ko ba? Yung tulad mo, pero magpapatay yun. Kasi ang utos eh. Ngayon, si Lisa Corbel, binabalik ko. Patayin yan kasi bakit? Mamapatay na ako lang. Patayin yan bakit? Wala na gagawin niya. Patayin niya sa pagkat. Dulog na yan. Patayin niya sa pagkat. Pumapatay din niya. Then, para maging maliwanag mo sa atin, sa tingin mo natin ay
Bahagi yung aking binibigyan natin ng hindi ng pagpapalagatan ng yun. Well, sabi na natin, except 41 one occasion, in defense of life, kung ikaw ay magdidepensa ng iyong sarili o magdidepensa ng iyong ibang tao na pagpapatay. So, yun dapat in the act of sense of the world. Pero maliwanag, yun yung kalagayan na tinatawag mo ng invariability of sin na dapat ay maging maliwanag sa atin. Ito yung kasalanan. At hindi mo pwede na mapagdas ng balita. Gawa na pa ng maibang maraming dahilan ng pwede natin isa lang sa. Kaya, pwede mong gawin yung batas na ito. Yun yung batas. Bariyari kaya gusto na rin yun. Huwag kang papakaya. Bagay ito ma ay malahari. Bagay ito ma ay propeta ng Diyos. Bagay ito ma ay pari. Bagay ito ma ay magnanakaw. Hindi ko naman yung maging maliwanag na huwag natin kalimutan na yun ang ipinag-ibili ng batas. Pero hindi lang yun. Hindi lang ang yun. Ano yung sinasabi ko rito? Hindi lang ikaw ang magdudusa. Hindi lang ikaw ang gumawa ng kasalanan. Hindi lang ikaw ang magdudusa. Ano ba? Pagdurusahan niya ng susunod mong generasyon, ng lahi mo. Pagdurusahan niya ng lahi mo. That is very clear. Nakamusahan yung kapag nakasala. Kaya nga, isa ko sa mga ituturo ko sa akin. Sa akin po, pananampalataya ay kasama rin yung reality of sin, the reality of original sin. Kung kami yung sinasabi nito, bakit ako magkukulsa na hindi na ako naman may kasalanan? Ipaliwan natin, sinabi nyo rin yung sito ng mga. Ano sabi ko? Sabi ko rin yung so that this generation will have to account for the blood of all the prophets shed since the foundation of the world. Yung sinasabi ni Jesus, ang generation na mo, ano yun? Yung year 30 or 33 AD. Pinipigil mo panahon na yan. Na yung panahon na yun, na alin, ay magdurusa daw ng kaparusahan na ginawa ng lahat ng pagpatay sa mga propeta. Pagdurusahan, generasyon ng panahon na Jesus. Kung hindi lang ito ang magdurusa, hindi lang ito yung pagdurusahan mo ito sa impyerno o sa purgatorio. Depende kung ikaw ay nakapagsisi sa iyong kasalanan. Ngunit ulit, pagdurusahan ito ng anak mo, ng apo mo, hanggang sa susunod na henerasyon. Eh, kaya nga ang sabi ni Jesus dito, ang sabi niya ito, na yung pinahayag ng Pilipinas, ipinagtatayo ninyo ng mga museo yung mga propeta na pinatayo ng inyong mga magulang ng inyong mga ninuno. So, baka hindi natin nakita
na may epekto. May epekto yung pagkakasala, hindi lamang sa'yo. Sa buhay mo, sa naibig nito, sa buhay sa kabila, magkakaroon ka ng epekto sa sakit-sakit natin ng Panginoon. Ito ay bahagi mo na sa atin ay kapag hindi namin nabigyan ng pag-aba ay mapapahila. At tayo na pahila ng pag-asa na mga nagunang generasyon. At isa po makita po natin, well, isa po na hindi kayo isin sa ibang medyo, yung sabi niya, nagtatayo nila ng ributo. Inaayos sila yung mga libingan na mga tao pinatay ng kanilang mga magulang. So, sila ang nagdurusan. Apektado. Ang sabi ko, bakit mo tinatayo yung libingan ng mga yan, ang pinatayo yung mga magulang? Kasi mayroong yun. Kaya nga napakahalaga na maipapanig natin ang patuloy namin pagkilos. Kasi baka hindi namin nabibigyan ng pansin. Kasi siguro sabihin natin, I will only be liable for my sins. Okay? Magiging bahagi mo na kung nungusin mo ay mamamana ng susunod na generasyon ang ating pagkakasal at ang kapag-usahan tulad ng kasalanan nila. At yun na yung nabili namin ng bawa, yung pinakayang sa ipapelo at yung tinatawag ng original sin. Kaya, bahagi ko ng aking patuloy na pagkilos sa ginawa natin. Kaya, matapang natin ito ngayon ng mapaglalabahan. Kaya, pinamamahin natin yung revelation of sin. Revelation of sin. Kung tawagin po namin yung pagbabago ng puli. Kaya yung mayroon tayo mga sakit, panalangin natin ito ay maging bahagi na ating pagbabago ng puli sa ating mga kasalanan at sa kayang kasalanan ng ating mga limon na itulog natin na natin pag-usahan sa impyerno, sa purgatorio, o ng susunod na lahi. Kaya napakahalagang din may correction of sin. At doon ko sa mga kusulado ng panalangin, pero doon sa panalangin ng kusulado ng panalangin, no? Kapag kayo, kung kayo po yung miyembro ng kusulado ng lamin namin ito. No? Makita po natin ang hindi may pinapanggit palagi iadalaman namin ito sa kapatawaran ng mga kasalanan ng daigit na ito, ng mundong ito, ng mga tao na lumalabas lang sa Diyos. Kaya isa kung magpapakita po natin na ito panalangin natin para sa mga masakit. Ito po ang aking bihira sa karamahan ng pamamahalang
At isa ko sa sabihin ko dito ito na ay yung mismo sakit na mamana ang sakit na mamana ang sakit hindi lamang yung sakit na minana mo na mamaraming ang susunod na inerasyon hindi lamang yun ngunit may mga sakit yung mismo na ngayon kaya nagkaroon ng sakit wala na ang sakit yung lahat nito pero gawa ko magkabasa na ako katulad na lang halimbawa yung ano halimbawa na lang ako ay yung hindi pagpingan sa katawa kasalanan nito yung katakawa ay kasalanan nito. Kaya alam mo yung Lord, ha? Hindi lang ikaw ang magkakasalit. Hindi lang yung anak ko ang magkakasalit. Kundi yung ako ko. At yung pinakakuha-kuha mo ay maaaring magkasalit. Gawa ang sakit na ginawa ko o yung sakit na nakuha ko. Kaya napakahalaga ito, yung tinatawag po namin yung reparation of sin. Ang tawag namin sa Tagalog ay pagbabayad puli. Pagbabayad puli. At sa pagpapitan po naman ang aming bahagi ng aming pagdiri sa ito, sa pamamagitan po halimbawa ng aming sacrificio, yung aking pagkakaroon sa banal na sakramento sa Apa, yung aking panalangin para sa mga misakit, na ito yung maging paano nyo natin na huwag nang panahin at huwag na namin pag-usahan sa kabilang buhay kasi bakit ay ngayon pa man din ay ninanamis natin na itong mga pagkakasala na ito ay matunaw. Inihulog namin sa Diyos na matunaw sa pamamagitan ng pag-aalay natin sa harapan ng aming Diyos. Kaya yung pwede maliwanag ng pag-Diyos. Una, ulitin ko, yung patuloy na ating patutulog sa tao kung ano ang kasalanan ng epekto ng kasalanan. Pangalawa ay namamakita namin yung kahalagahan ng pagbabayad ng puli sa maraming pamamaraan. At isa luma ay isa rito ating acts of piety sa pamamagitan natin ng ating sa ating mali inuulit-ulit ang 7 spiritual works of mercy and yung 7 corporal works of mercy. So, at yung ating bahagi, tutusin ko, isa pa lang ito. Maraming pa ako. 7, tutusin, 7 corporal works of mercy. 7 corporal, 7 spiritual work of grace. Yung ginagawa ka namin to enjoy the 7, one of the 7, we pray for the sick. So, bahagi yung ating lusin po. Maraming pong pagkakawa. Pero sabi naman natin, ay ito yung bigyan natin na hindi natin sa kapungkaran kasi baka po hindi natin makalintad kasi ang akala natin yung ginagawa natin kasalanan walang epekto sa buhay natin sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. Akala rin natin yung aming ginagawa kasalanan walang epekto sa iba. Akala rin natin yung aming kasalanan hindi magkakaroon ng epekto sa susunod.
na iyong orasyon. Nakakalimutan natin yung kahalagahan ay pinamahiman ko ang kapatid. Na ang kasalanan na ito ay may malawak na pag-Diyos. At yun, ay sabi na natin, mapaglalabanan natin sa dalawang pagkakataon. Yung patuloy ng pagduduro at yung sinatawag ko na ng liberation of sin. So yung ating pagkakasala, yung liberation natin hindi kailangan para sa ating sarili. Hindi ko lang kung pinagdarasal para ko sa pagbabayad ko din ko sa nagawa ko kasalanan. Kaya sinasabi mo na hindi gawin natin kung yung bahagi nito na inundog natin sa extraordinary degree year. We pray doon sa mga kapatid namin na namatay na. Pero yun ang bigyan namin ng hindi ng pag-Diyos na maraming tao dapat na pagkakalulat upang hindi na kumalat ang kasalanan at ang epekto ng kasalanan. Ang nabi ko sa pagpagigal na ligatiya kasama ang isang pagiging ito. Holy Trinity, one God.
guardian protector of the tempted and the wicked. Whom the church alone is of your own. He asks these through Christ